Hello mga kabarkada, welcome back sa ating channel. Ngayong video ay tuturuan ko kayo kung paano maging maamo o hindi maging mailap ang inyong mga African lovers. So kung gusto niyo malaman kung paano maging hindi mailap or maging maamo sa inyo yung mga African lovers niyo, panoorin niyo tong video. Tara, let's go! So, sawang-sawa ka na ba maging mailap ang alaga mo? Tuwing paparating ka pa lang, tapos bigla na siya magtatago sa nest box or yung pag magpapakain ka, bigla sila magkakalampagan. Ito ang aking tips at advice sa inyo para maging hindi maging mailap yung ibon natin at maging maamo sila sa atin. So, syempre, unang-una, bibigyan ko muna kayo ng advice. So, ang unang advice ko sa inyo, syempre, dapat ay maging matyaga kayo sa pagpapaamo sa kanila. Tapos, kailangan, habaan natin pasensya natin dahil minsan nga, bigla na lang tayo susuko, gusto nga natin paamuhin yung ating mga alagang ibon para hindi sila maging mailang or mailap sa atin kapag papunta tayo or magbibigay tayo ng mga pagkain. So dati si Maha pa lang yung aking maamong ibon pati yung kanyang partner. Tapos nung mga araw kasi na yun ay lagi ko silang binibigyan ng oras para abutan sila ng mga pagkain or ng mga sanga or ng mga steak na pwede nilang pagkaabalahan kapag binibigyan ko sila na mga gamit para syempre ay maban sila sa akin. So, ginagawa ko ulit yun sa isa ko pang pares. So, ito nga aking pares na sinusubukan ko na para ay maging maamo sila sa akin. So, itong dalawang to, ayan yung isa, ayan. So, itong dalawang to ang aking ginagawa ko silang maamo sa akin kung ano yung ginagawa ko kina Maha dati. So, sinamaha kasi kahit anong bibigay ko sa kanila ay bigla na lang silang lalapit. Tulad nito, sample tayo dito. Ayan, malayang kalat, kakawalis ko lang. So, ito, pag pinakita natin ito kina Maha, ayan na si Maha, papunta na agad, diba? Tapos ito yung kanyang partner, ayan. So, ganito lang ang aking ginagawa tuwing magtatambay ako dito sa ibunan. Ayan, so, magpapakita ako ng kahit anong pwede nilang tignan or kanilang kunin. Ayan, tilat niya, no? So, ayan, ganun lang ang aking ginagawa. Hindi ko kagad binibigay sa kanila. Nihintay ko lang na lalo silang, ba't mo nakuha yung buhok? May nakuha siyang buhok! Amin na yan! So, ayan. So, ito yung binibigay ko sa kanila kapag gusto ko silang palapitin sa akin. So, hindi sila, ano, diba? Hindi sila mailap kasi nga, nasanay na sila na lagi ko silang binibigyan ng mga ganito. So, ayun ang una kong ginagawa para syempre ay maging maamo sila sa akin. So, eto na. Ayan na yung dalawa. Medyo takot pa siya kasi nga ongoing pa lang or on process pa lang yung ginagawa ko sila tulad nila Maha. So, kung eto, iaabot ko dito. Ayan na. Ayan na. O, diba? O, halika dito. Ayan. So, ganyan lang ang gagawin natin. Kailangan lang natin to tiyagaan. Pagtiyagaan sila. So, medyo ilap ka rin itong blow-upan natin kasi nga ay on process yung itong ginagawa natin. Ayan. Halika dito. Ayan. Oh, medyo nag-aaway sila. So, ganyan-ganyan lang palagi kapag gusto nyo yung maging maamo yung mga ano yung alaga yung ibon. So kung may magtatanong sa inyo kung gaano katagal yung pagaganitong proseso ay hindi lang ito aabutin ng isang araw o dalawang araw o kaya isang linggo, aabutin ito ng mga ilang buwan. So itong ating blue opa tapos yung green opa natin ay ginagawa ko na ito sa kanila ng halos 4 na buwan or 3 buwan or mag-4 na buwan. So, ganun talaga katagal bago sila maging maamo. Ayun nga, medyo nga lumalapit na sila kahit isang balat lang na malunggay na napag-nestingan na, na natatanggal, na nalalaglag nila. So, ayun yung ganun katagal magpaamo ng mga ibon. Kaya, ayun nga yung pinaka-advice ko sa inyo nung simula, kailangan maging matyaga tayo, di ba? So, maganda rin kasing epekto ang magiging
resulta nun yung pagiging maamo yung mga alaga natin. Kasi nga, hindi sila yung magbulabog kapag papalapit tayo, hindi sila yung natatakot kapag maglalagay tayo ng pagkain. Isip po bang maglalagay ka ng pagkain, bigla na lang sila magkakalampagan sa kanilang mga cage na parang nakasaktan sila or parang mapipilay sila yung ganun. So, kaya dapat ay sanayin natin na mapandin tayo sa ibon, tapos mabanding yung ating ibon sa atin. Kaya, importante din na magbanding kayong dalawa kapag may time kayo. Ayun ang aking experience kung paano maging maamo yung ating mga alagang ibon. So, itong ating green opa, tapos yung blue opa natin ay ongoing pa rin, on process pa rin na magiging maamo sila sa akin. So, susunod na ibon natin na gagantuhin natin ay yung nasa asaan na? Ang susunod natin papaamuin yung ating lutino dito, yung back-to-back lutino na rin dito kasi medyo na-attract na siya sa akin or parang medyo kampante na siya kapag nandito ako, hindi siya bigla-bigla na lang umaalis, hindi pong ganun. Kaya mas madali na itong turuan na maging maamo para syempre ay hindi lang dalawang pares ang ating magiging maamo dito, kundi paparamihin natin halos lahat ng ibo natin dito, lahat ng pares natin dito ay papaamuhin natin para syempre maganda yung bonding at hindi sila maging masyadong mailap, di ba? So kung gusto nyo gawin to sa inyong mga alagang ibon, kailangan nyo lang syempre magtiyaga at syempre kailangan natin silang tapos syempre kailangan din natin nang hindi sila abusuhin na pag gusto natin silang maging maamo ay papalabasin mo sila ng nest box o po ganon, hayaan nyo po sila na lumabas ng pusa tapos makita kung ano yung ibibigay nyo, tapos ayun yung magiging first step nyo. Huwag nyo silang bubuksan yung nest box nila kapag nasa loob sila para matrain nyo sila na maging maamo sa inyo. Huwag po ganon dahil lalo silang may stress, lalo silang matatakot sa inyo. Kaya, mas okay kung kapag nandiyan sila sa labas, dahan-dahan lang kayo pumunta, tapos saka kayo magpakita kung ano yung gusto nyo ipakita sa kanila na magiging maamo sila at magiging parang komportable ba na magiging bonding kayo. Tapos kanina, lumalabas na yung ating inakay ni Maha dito na isa. So, yun na baba na natin si Pinyapol. Ayun si Pinyapol kumakain doon. Tapos, yung isang inakay ni Maha na dito ay bumababa na tumutoka na siya na mag-isa pero hindi pa kumpleto ang kanyang balahibo. So, try natin kunin siya. So, ito na siya. Yung ating isang inakay dito. Napaka puti. Ayan. Paid na paid siya. Medyo ano nga lang siya. Kalbo dito sa ating likod sa batok niya banda. Dito banda sa batok niya. Medyo panot siya doon. Medyo kalbo. Tapos medyo parang yung buhok niya dito. Ayan. Medyo hindi siya ganun ka nagawa agad. Ayan. So ito ang ating blue pied na parang napakalinis ng ulo. Napakalinis. Ayan. Puting-puti siya. Ayan. Blue pied, blue pied. Ayan siya oh. So, sa susunod, siya na yung susunod na pupunta dito sa ating fly cage. Ayan siya. So, ito ang ating susunod na mapapababa na. Ayan. So, bumababa na siya mag-isa, tapos tumutukan na rin siya mag-isa. Kaya, ayos yan. Konti na lang. Mabubukod ka na namin. So, meron lang tayong good news dito sa ating ilalim na cage. So, ito ang ating Vio Opa. Ay, ito ang ating Vio Split Opa Split Tail Fallow. Tapos yung isa ay Blue Opa U-Wing Possible Split Tail Fallow. So, ito ay naririnig ko na yung kak, itong kak na to, naririnig ko na to na gusto niya na makipag-mate. Yung parang kinakamot niya yung leeg niya para makipag-mate. Tapos itong Blue Opa natin na U-Wing Possible Split Tail Fallow ay dumidipa na rin sa kanya. Pero hindi ko alam kung nakapag-mate ba sila kasi sobrang ilap nito sa akin. Dahil nga ay nandito sila sa ibaba, tapos dito lang yung daanan ko, pagdadaan ako dito, nagtatago na agad sila. So, ito medyo mahirap pa silang paamuhin dahil nga ay bata pa sila. Tapos nasa tago sila. Nabigla na lang sila magugulat kapag may maglalakad dito. So,
Ito ay isang good news na magkakaroon natin tayo ng breeder na split sa pale fallow at possible sa split pale fallow. So aabangan natin magiging anak nila kung may lalabas ba na red eye or pale fallow. Tapos good news din dito sa ating green opapied, possible split pale fallow, split blue. Tapos dito sa ating green pale fallow. So ito ay kanina ay naghahabulan na dito na feeling ko ay malapit na rin sila mag-breed dahil nga ay kasabayan lang din nila itong nasa ano natin. So kasabayan kasi nila to. Ayan. So mag-mate na to sa mga ilang buwan pa. So ilang buwan pa ang ihintay natin dito dahil medyo nasa ano na sila, breeding stage or maturity stage na sila. Tapos meron din tayong good news dito sa ating number 4 breeder. Ayun yung pumasok. Ba't sila pumapasok agad? Ito ang ating isang mga pares pa. So ito ay isang green opaline na possible split pale fallow. Tapos itong isa natin ay, oy, bakit dumumi ang kanyang ulo? So ito ay isang blue opa na ang gender. So kanina ay nagdidipahan sila dito. Hindi ko alam kung tinuturuan ng blue opa itong green opaline na hen na dumi pa. Kasi kumakamot-kamot din siya sa kanyang ulo na para bang gusto niya makipag-mate. So, ito ay aabangan din natin to kung mag-mate ba sila o hindi. So, itong blue opa natin ay isa pang ungender. Kaya, titignan natin kung ano pa ay talaga yung kanyang gender. So, ayun, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe dito sa ating YouTube channel. At sana nakatulong ako kung paano maging maamo ang inyong mga alagang ibon, okay? So, salamat sa mga sumusuporta sa ating video. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.